Sa nakaraan, tinanggap si Bai bilang disciple para maging immortal. Sa The Immortal Realm, natuklasan ni Bai na ang kanyang napiling kawali ay nagagawang doblehin ang kapangyarihan ng anumang ilalagay niya dito. Gayunpaman, nawawalan siya ng ilang lifespan kapag ginawa niya ito. Nang maglaon, napilitan si Bai na lumahok sa isang qualifier para sa isang labanan, ngunit napadpad muli ang kanyang sarili sa isa pang snake pit. Ginagamit ni Bai ang kanyang mga tabletes sa mga ahas, at nauwi sa paggamit ng isa sa mga ahas para maging kwalipikado. Nagpatuloy ang kwento habang nakikita natin na si Bai ang unang nag-qualify sa portal, na ikinagulat ng mga chief. Ang iba pang mga kalahok ay dumating kaagad, pagkatapos ay ipinahayag ang galit na si Bai ay gumagamit ng isang maling paraan upang makarating doon. Ang kaguluhan ay naganap ng maraming ahas ang nakapaligid sa kanila ngunit sila ay inalis, at sinisisi ng ibang mga kalahok si Bai. Sinasabi nila na siya ang salot ng kanilang sektor, ngunit pinatahimik sila ni Yuan upang ipaliwanag na si Bai ang official na first place finisher ng napiling labanan sa kwalifikasyon ng Southern Bank. Ang top 10 finishers ang kakatawan sa Southern Bank sa laban ng Northern at Southern Banks na napili. Ang nangungunang lima mula sa labanan na iyon ay papasok sa lihim na kaharian upang magnilay at pataasin ang kanilang antas ng cultivation upang maghanda para sa labanan sa foundation establishment ng mga sagradong lupain. Walang ideya si Bai tungkol sa mga sagradong lupain, ngunit ipinaliwanag ni Chanyu na hindi niya kailangang malaman ang anumang bagay, dahil malamang na hindi siya makakaligtas sa labanan ng mga napili. Pagkatapos ay sinabihan siya na ang mga mandirigma ng Northern Bank ay nakatuon sa kontrol ng mga mabangis na hayop, at bawat isa sa kanila ay savage at walang awa. Ang labanan ng napili ay napakadelikado at ilang kamatayan ang hindi maiiwasan, kaya sinabi ni Bai na kailangan niyang magmadali at mag-cultivate, ngunit nakikita natin na siya ay talagang nag-iimpake lamang ng kanyang mga gamit. Sinabi ni Bai na siya ay sapat na maswerteng nakaligtas sa insidente ng Lucian, ngunit walang paraan na siya ay sasali sa kabaliwan sa hinaharap. Pinigilan siya ni Li bago siya makatakas, at takot na humingi ng tawad si Bai sa pagtatangkang tumakas. Pagkatapos ay dinala siya ni Li kung saan niya unang tinanggap si Bai bilang kanyang alagad. Pinaalalahanan niya si Bai na sinabi niya sa kanya na siguraduhin matupad ang kanyang sariling mga adhikain, at sinabi ni Bai na patunayan niya ang kanyang sarili na karapat dapat sa pagsasanay ni Li. Pagkatapos ay ibinunyag ni Li na kapag nakamit ng isang tao ang Mortal Vein Foundation Establishment, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon na i-cultivate ang isang Golden Core at makamit ang immortalidad. Tinatanong ni Bai kung ano ang kanyang ginagawa sa nakalipas na 5 taon ng kanyang buhay, dahil ang kanyang kasalukuyang layunin ay haantong sa kanyang pagkawala ng kanyang landas tungo sa immortalidad. Ipinaliwanag ni Li na ang foundation establishment ng mga sagradong lupain ay nagbubukas lamang ng 1 beses bawat 60 taon, at ang labanan ng Hilaga at Timog ang magpapasya kung sino ang kwalipikadong pumasok. Sa sagradong lupain, magkakaroon ng pagkakataon si Bai na makamit ang earthly o kahit na ang heavenly foundation establishment. Ito ang landas tungo sa immortalidad na hinahanap ni Bai, at tinanong ni Li kung iyon ba ang talagang gustong tahakin ni Bai. Nang maglaon, pumunta si Bai at Bao upang tiktikan ang Northern Bank kung saan naninirahan ang 4 na dakilang pinili. Ipinaliwanag ni Bao na binubuo sila ng magkapatid na duo, si Yunwu ay mahusay sa paraan ng mga insektong may lason, at ang kanyang kapatid na si Wen, na isang dalubhasa sa mga ilusyonaryong pamamaraan. Tapos, si Bian Li ay may kinokontrol na warbeast na isang night stalker. At ang huli, nariyan ang lalaking naninirahan sa pag-iisa sa tuktok ng bundok sa loob ng maraming taon. Siya ay mahusay sa Ghost Arts at kinultivate ang isa sa pinakamahirap na lihim na pamamaraan ng spirit sector. Siya ang nangungunang napili ng Northern Bank, si Guya. Sigurado si Bai na matatalo siya sa bawat isa sa kanila, kasabay ng pagkakita sa kanya ni Yon. Nakita ni Yon na nakatakas lang sila, at namangha si Bai nang makita ang kapangyarihan ni Yon. Tumanggi si Bai na patuloy na tumakbo, at bumalik upang magpatuloy sa pag-espiya. Nakita niyang sinasanay ni Wen ang sa tingin niya ay isang lihim na pamamaraan, at sinabi ni Bai ng malakas na dapat niyang tiyakin na walang makakakita sa kanya na nanunood sa kanya. Gayunpaman, nabigla siyang malaman na ang undead na kuneho ay naroon upang marinig siya, at ginaya nito ang kanyang sinabi. Noon lang, nahanap siya ni Wen at hinabol siya hanggang sa Forbidden Land, kung saan hindi makalipad ang espada ni Bai. Sa ibang lugar, tinatalakay ng mga pinuno ng Northern Bank kung paano sila hindi kailanman natalo, dahil kinokontrol nila ang mga hayop. Gayunpaman, nababahala sila dahil ang pinakamakapangyarihang mga hayop ay hindi na muling nagparami sa ilang panahon. Higit pa rito, ang halimaw sa abis ay hindi naging aktibo sa loob ng 1,000 taon, dahil naubos na nito ang pinagmumula ng buhay nito, at ang iba pang mga divine beast ay papalapit na sa katapusan ng kanilang mga lifespan. Bumalik kay Bai, makikita natin na siya ay naglilibot sa kuweba, at iniisip niya na maaaring mayroong delikado doon dahil hindi siya sinundan ng babae. Sa sandaling iyon, si Bai ay nahawakan ng isang bagay na may napakalaking espiritual na kapangyarihan, at siya ay nabigla nang makita na ito ay isang dragon.
Agad na humingi ng paumanhin si Bai sa Great Dragon, at inaalok ang lahat ng kanyang mga ari-arian kung hahayaan siya nitong umalis. Ang dragon ay hindi gusto ang alinman sa mga ito, ngunit sinusubukan ang isa sa mga tabletes ni Bai. Naiintriga ang dragon, at nag-aalok si Bai na gawing 1,000 beses na mas mahusay ang isang tableta, kapalit ng kanyang kalayaan. Tinanggap ng dragon ang alok, ngunit kapag hindi ito nagawa ni Bai, kailangan niyang manatili doon magpakailanman. Sinasabi lang ni Bai na ang kailangan lang niya ay 1 dragon bone, dragon muscle, dragon horn, dragon scales, dragon teeth. Bago matapos ni Bai ang listahan, nagagalit na ang dragon, kaya sinabi na lang ni Bai na kaya niyang gumawa ng isa, na gamit lang ang dragon blood. Sinimulan ni Bai ang pag-refine ng tableta, ngunit nalungkot kung gaano kaunti ang dugo ng dragon na ibinigay sa kanya. Pagkatapos ay binibigyan niya ang dragon ng tinatawag na dream pill, na 1,000 beses na mas mabisa kaysa sa huli. Ang dragon ay tila nalulugod sa mga resulta habang si Bai ay dinala sa isang lugar ng dragon. Pagkatapos ay nagising siya at sinabihan na siya ay walang malay sa loob ng mahabang panahon, at kung siya ay natulog ng mas matagal ay hindi niya maaabutan ang labanan ng mga napili bukas. Kinabukasan, ang Southern at Northern Banks ay nagda-trash talk sa isa't isa, habang ang Northern Bank ay nagpapaliwanag na ang Southern ay natatalo sa nakalipas na 1,000 taon. Magsisimula na ang labanan at mabubunyag ang pinili ng magkabilang panig. Ang mga elder ng magkabilang panig ang mga ngasiwa, at ipinaliwanag na dahil ang hilaga ay nanalo sa huling labanan, sila ay pinahihintulutang magkaroon ng 12 kalahok, habang ang timog ay maaari lamang magkaroon ng 10. Ang mga mandirigma sa magkabilang panig ay maaaring malayang maglabas ng mga hamon, at anumang pagtanggi sa laban ay maituturing na pagsuko. Sa sandaling iyon, isang ulap ang nabuo sa ibabaw ng stage at ang lahat ay natigilan nang makita nila na ito ang nangungunang napili ng Northern Bank, si Guya. Magsisimula ang labanan, at itinas ang plataporma habang si Chanyo ay umaangat upang mayabang na hamanin ang sinumang gustong lumaban sa kanya. May humakbang upang labanan siya at tinalakay ng mga elder sa hilaga ang reputasyon ni Bai bilang isang honored disciple. Kilala rin siya sa paglikha ng kaguluhan, ngunit ngayon ay wala siya kahit saan. Nakita natin na siya ay nasa bahay pa rin, dahil sinabi niya na mas mahusay na maging ganap na handa kaysa sa nasa oras. Bumalik sa labanan, ganap na napagod si Chanyo, ngunit nagtagumpay. Hindi maintindihan ng mga kalahok sa hilaga kung bakit may nagdiriwang, dahil halos hindi nanalo si Chanyo laban sa kanilang 6 na ranggo. Kumpiyansa nilang sinabi na malamang na mauna ulit si Guya, ngunit narinig ito ni Tian Li, at nagpas siyang hamanin siya. Siyempre tinanggap ni Guya, at sinabi ni Tian Li na ang pagtalo niya kay Guya ay gagawin siyang first place participant. Noon lang, lumapit si Bai na iniisip kung paano papalakpakan ng lahat ang kanyang pagpasok, ngunit natamaan siya ng kidlat ni Tian Li. Bumagsak si Bai kay Tian Li, kaya nag-aaway ang dalawa, at nag-aalok si Guya na labanan silang dalawa ng sabay ngayon para makatipid ng oras. Nagulat si Wen nang makitang buhay pa si Bai habang umaatres siya sa laban, at ipinaliwanag ni Mei na naroon ang kanyang mga kaibigan upang mag-cheer sa kanya. Sa sandaling iyon, nagsimula ang labanan at sinabi ng mga elder kung paano patas ang mga mandirigma. Ipinakita ng dalawa ang kanilang napakalawak na kakayahan habang namamangha si Bai. Sa kalaunan ay napaatras si Tian Li, at ginagamit ni Guya ang sandaling ito para ipakita sa lahat ang kanyang mabangis na kapangyarihan. Iniisip ni Tian Li na ito ay pandaraya lamang, ngunit si Guya ay nainsulto sa pagiging agresibo ni Tian Li, at agad na napagtanto ng elder na ang malapit nang mangyari ay lubhang mapanganib. Sinimulan ni Guya ang kanyang nakakatakot na pag-atake na tinatawag na Nocturnal Ghost, ngunit nagulat lamang si Tian Li nang makitang siya ay buhay pa, at pinigilan pala ni Joe ang pag-atake. Nabigo siya na makitang napakamalisyoso ng taong kasing lakas ni Guya, ngunit ipinaliwanag ni Guya na wala siyang intensyon na patayin si Tian Li. Namangha ang elder sa kung paano kahit si Chief Joe ay hindi nagawang sirain ang ghost hand ni Guya sa isang atake. Natatakot siya na walang ibang lihim na pamamaraan ang maihahambing sa Nocturnal Ghost ni Guya, ngunit ipinahayag ni Li na mayroong isa na magagawa. Pamilyar din dito si Bao at sinabi niya kay Bai na isa itong pamamaraan na tinatawag na Wetland Kingdom. Ito ang pinakamataas sa 10 pangunahing lihim na pamamaraan, at ang Northern Bank ay palaging nagmamay-ari nito. Ang kahangahangang kapangyarihan ay nangangailangan ng pag-aaral ng 100 Beast upang magamit ang likas na espiritu ng isang tao, ang mga cultivator ay naiiba sa kanilang mga likas at pangunawa sa mga espiritual na hayop, kaya ang lakas ng kanilang panloob na espiritu ay lubhang naiiba. Ang tanging problema ay walang sinuman ang matagumpay na kinultivate ito sa loob ng 1,000 taon. Kasabay nito, hinamon si Bai sa susunod na laban at binibigyan niya ng pagkakataon ng kanyang kalaban na aminin ang pagkatalo bago sila magsimula. Nainsulto si Bian Li sa kayabangan ni Bai, at tinawag niya ang kanyang Night Stalker Beast. Namangha si Bai sa hayop, ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Bian Li sa pag-utos dito na lumunin siya. Si Bai ay tumatakbo para sa kanyang buhay habang ang iba pang mga kalahok ay nananaghoy kung paano siya pinayagang sumali sa labanan.
Si Bai ay pinaglaruan ng halimaw, ngunit sa kabutihang palad ay dinala ang kanyang mapagkakatiwala ang protection na talisman. Sila ay nabigo sa kanya bagaman, at si Bai ay napilitang gumamit ng isa sa kanyang nirefine na mga tabletes. Nagulat ang lahat nang makitang naging masunuring alagang hayop ang beast, at hindi makapaniwala si Bai na gusto nito ng higit pang pills. Inutusan ito ni Bai na gumawa ng mga trick at ang mga elder ng Northern Bank ay natigilan sa kung paano niya nagawang paamuin ang The Night Stalker Beast. Nabawi ito ni Bian Li, ngunit galit na makita ang kanyang War Beast na naiimpluwensyahan ng ilang masamang pamamaraan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang mga pagtatangka na palabanan ang beast, ngunit nahirapang tanggihan ang beast ang alok ni Bai na walang limitasyong mga pagkain. Napagod si Bian Li, at iniisip kung gaano karaming mga tabletes ang mayroon si Bai, ngunit binigyan ng babala na bigyang pansin ang kanyang paligid. Huli na ang lahat habang pinasabog ni Bai ang mga tabletes sa paligid ng arena na naging sanhi ng paghabol ng Night Stalker kay Bian Li. Hindi makapaniwala ang mga miyembro ng Northern Bank na nanalo si Bai gamit ang ganitong underhanded technique, at ang reaksyon ng mga tao ay nahati sa pagitan ng mga cheers at mga insulto. Sa sandaling iyon, nagulat si Bai nang bumaba mula sa tore ang isa sa mga elder ng Northern Bank upang salakayin siya, ngunit nakahinga siya ng maluwag nang pigilan ni Liang Elder. Kinamumuhian ng elder ang twisted method na ginamit ni Bai para manalo, ngunit sinabi ni Li kung paanong walang mga patakaran laban dito, lalo na't si Bai mismo ang nag-refine ng mga tabletes. Ang mga tensyon ay nagsimulang tumaas, ngunit ang lahat ay huminto nang ang mga ibon ay napuno ang kalangitan, at nakita natin na ang dragon ay nagmulat ng kanyang mga mata. Hindi maintindihan ng karamihan kung ano ang ginagawa ng mga ibon, ngunit napagtanto ni Yuan na ang labanan ay hindi inaasahang gumulat sa isa sa abis. Sinisisi ng Northern Elder si Bai, ngunit ang isa pang Northern Elder ay nasa sabik na nagtanong kay Bai kung siya ba ang nag-refine ng mga elixir na nagpapabaliw sa mga war beast. Hinihiling niyang malaman kung si Bai ang lumikha ng formula, at inamin niya ito. Nagtawanan ang Northern crowd habang inaakala nilang mapaparusahan si Bai, ngunit ibinunyag ng iba na mayroon talaga siyang kahilingan para sa kanya. Pagkatapos ay ginanap ang isang pulong kung saan hiniling ng elder na ibigay sa kanila ni Bai ang formula. Siya ay medyo nag-aalangan, ngunit ipinaliwanag ni Yuan na ang desisyon ay ganap na dapat gawin ni Bai. Si Bai ay nakakuha ng kaunting kumpiyansa at sinabi na bilang isang honored disciple, siya ay may tungkuling magbigay ng recipe. Higit sa inaasahan ng Northern Elder, sinimula ni Bai na sabihin ang lahat ng mga sangkap, ngunit huminto sa huli, at malungkot na sinabi na ito ay nasa dulo lamang ng kanyang dila. Galit na galit ang lalaking elder dahil masasabi niyang tuso si Bai, ngunit ipinaliwanag ng babaeng elder na handa siyang magbigay ng isang bagay kay Bai. Ito ay isang kahon na naglalaman ng isang elemental na magnetic pearl na maaaring makaapekto sa pagpapatakbo ng mga artifact sa loob ng isang partikular na sakop. Si Bai ay hindi humanga sa lahat, kaya nag-aalok siya na bigyan siya ng mga magnetic wings na magbibigay daan sa kanya upang lumipad, sa bilis na kahit ang mga foundation establishment cultivators ay hindi makakasabay. Sumabad si Li para ipaliwanag na alam ng apothecary masters na tulad nila kung gaano kahalaga ang mga formula, at hindi niya ito ibibigay ng ganoon kadali. Nagtataka sila kung ano pa ang aabutin nito, at ginugulat sila ni Li nang irekomenda niyang ialok nila ang mahalagang wetland kingdom ng Northern Bank. Galit na galit ang mga elders dahil ito ang pinakamataas sa 10 pangunahing lihim na pamamaraan. Sinabi ni Li kung gaano kaayos ang deal, dahil magpapalitan sila ng isang lihim na pamamaraan na hindi maaaring i-cultivate ng sinuman para sa isang formula na makakatulong sa kanila na mabawi ang kontrol sa kanilang libu-libong mahahalagang espiritong hayop. Ang babaeng elder ay tumatanggap ng trade, at dapat ipaliwanag sa isa pang elder na habang ang kanilang lihim na pamamaraan ay walang alinlangan na mahalaga, ang mga war beast ay ang pundasyon ng Northern Bank. Halos lahat ng mga divine beast ay malapit na sa katapusan ng kanilang buhay, at walang sinuman ang may mga inapo. Ang profound dream pill ni Bai ay makakatulong sa kanila na maiwasan ang krisis ng kaligtasan, kaya malugod niyang ibibigay sa kanya ang pamamaraan. Natapos na ang exchange, at ipinangako ni Bai na gagawin ang kanyang makakaya sa pag-cultivate ng pamamaraan. Hinanap ni Bao si Bai upang batiin siya sa paggamit ng pamamaraan, ngunit nakita natin na si Bai ay abala sa pagbaba ng bundok. Ang isang maikling flashback ay nagpapakita na sinabi ni Li kay Bai na ang pamamaraan ay nangangailangan ng pag-aaral ng 100 beast upang maisakatuparan ang likas na espiritu. Pinag-aralan ni Bai kung ano ang ibinigay sa kanya, ngunit nakita na mayroon lamang isang mapa. Nakilala ni Bai ang lugar sa mapa, at kailangan niyang pumunta sa bangin upang kumpirmahin. Doon, nakikipag-ugnayan ang mapa sa mga pader ng abis. Sa ibang lugar, si Yuan ay nag-cheches na kasama si Li, at ipinaliwanag na sa buong kasaysayan ng sektor ng espiritu, tanging si Patriarch Tiny, ang nakakuha ng Skywing Beast mula sa Wetland Technique, at nagbigay ito sa kanya ng malawakang supremacy. Walang ibang practitioner ang maaaring makagamit ng likas na espiritu, kaya nagtataka siya kung bakit pinilit ni Li na makuha ang Wetland Kingdom. Nagpagulat si Li kay Yuan, nang ihayag niya na nakapasok si Bai sa Outer Sea Realm, nang kinultivate niya ang Dragon Elephant Sea Transformation.
hindi pa ito nangyari noon, at sinabi ni Li kung paano ito nangangahulugan na naiintindihan na ni Bai ang power system ng Wetland Kingdom. Bumalik sa abis, napagtanto ni Bai na ang dalawang pamamaraan na kanyang kinultivate ay nakikipag-ugnayan, at nanunood habang ang dalawang kapangyarihan ay nagsasama sa isa. Bumalik siya sa bangin kung saan sinabi ng dragon kung gaano katapang si Bai. Nakasaad dito na matagal na siyang hindi nakakita ng isang kawili-wiling bata, at nag-aalok ng tulong nito kay Bai. Sa Northern Bank, naghahanda si Yo na lumaban kay Bai, dahil pareho silang kalahok sa laban para makapasok sa nangungunang lima. Si Yo ay walang takot hanggat nasa kanya ang kanyang mga spiritual beast, ngunit nalaman na hindi niya magawang ipatawag ang mga ito. Hindi lang siya, habang ang lahat sa paligid ng bayan, kung paano lumilipad ang lahat ng mga ibon, at lahat ng mga war beast ay nawala. Sa abis, nagtataka si Bai kung bakit siya pinapahirapan, dahil muli siyang nakasama sa Evolved Spirit Tail Chicken. Sinabi ng dragon kay Bai na isipin ang punto ng Wetland Kingdom, at tandaan ni Bai na ito ay upang mapagtanto ang likas na espiritu. Ang anyo at lakas ng likas na espiritu na kanyang matatanggap ay ganap na tinutukoy ng kanyang kalikasan, at ang kanyang pangunawa sa mga beast. Nais ni Bai na makamit ang pinakadakilang likas na espiritu, kaya siya ay nagsisikap na pag-aralan ang ibon sa kanyang harapan. Ang susunod na hayop ay ang Night Stalker, at sinuri ito ng mabuti ni Bai. Maraming mga hayop ang dadalhin sa kanyang harapan upang pag-aralan, at si Bai ay nakaluwag sa wakas na makakita ng isang cute. Namangha pa si Bai nang makita ang mga beast niyon doon. Bumalik sa entablado, ang iba pang mga kalahok ay patuloy na nakikipaglaban sa isa't isa, at nakita natin na ang huling laban ay sa pagitan ni Yon at Bai. Gaya ng nakasanayan, si Bai ay wala kahit saan, at ipinapalagay ng isa na tumakbo siya mula sa takot. Gusto ni Yon na ideklara ito ng pagsuko, ngunit dumating si Bai para ipaliwanag na hindi maiiwasan ng pangunahing bida ang maliit, ngunit hinding-hindi siya mawawala. Nagulat si Yon nang makitang nagpakita talaga si Bai, at ipinaliwanag niya na hindi siya natatakot sa mga kakaibang tabletes ni Bai. Tinawag ni Yon ang kanyang spirit beast, ngunit lahat maliban kay Bai ay nabigla nang walang nangyari. Gayunpaman, lumalabas sila nang tawagin sila ni Bai, at panghihiyang nagtanong si Bai, kung gustong malaman ni Yon kung ano ang nangyayari. Ginagamit ni Bai ang halimaw para baybayin ang salitang henyo, at nabigla ang lahat sa kanyang pinakamataas na kontrol sa kanila. Sinabi niya, hindi niya kailangan ang mga tabletes para manalo, at hiniling kaya na aminin ang pagkatalo, dahil wala siyang mga beast. Ipinaliwanag ni Bai na ang lahat ng ginawa niya para kontrolin sila ay kaunting pag-aaral, at inutusan ang beast na umatake. Hindi makapaniwala si Yo na ang kanyang mga mahal na hayop ay bumaliktad na sa kanya, kasabay ng pag-anunsyo ni Bai na siyang nanalo sa labanan, at isa sa nangungunang limang napili. Salamat sa panunood ng Part 8. Sabihin sa akin kung gusto mo ng Part 9 sa pamamagitan ng pag-like at pag-comment sa video.